Mga kababayan, ang hirap ng buhay, ano? Ha? Pero nakikita ko pa rin yung alang-alan nyo. Kasi ganun ang Pilipino. Kahit na mahirap ang buhay, nakukuha nating umiti, tumawa. Kaya nga tayo nanonood ng TV araw-araw. Okay lang kami, Yorbe. Chill lang. Ano yun siya? Yorbe. Oh. Chill lang. Walang chemical yan. Hindi yan ginaganyan. Congratulations in advance at sana gabayan pa tayo lahat ng Diyos. Sana matapos na lahat ng mga nangyayari sa mundo na to. Siyempre, eh, pinalad tayo at binisita tayo ng mga panauhin natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa lahat. Sa po, sana naririnig niyo dyan sa likod. Ako simpleng gobyerno lang. Ay, huwag mo na hanapin si Joaquin, nagtataping. Inaamin po ni Mayor Isko, siya po ay dating basurero, siya po ay dating nagpapadyak, siya po ay dating nagsisipok ng palay. At yan ang ibig sabihin na uunawaan niya ang kalagayan ng ating pong mga mahihirap. Bakit may magandang gamit ng ospital? Magandang ospital na... pampubliko air condition. Bakit may gamot? Bakit may doktor? Nung araw nagtai ako, sa dinala ko sa San Lazaro ng nanay ko, kailangan ako iwas sa katabing kama. Bakit? Para umuwi siya, para maglabada, para may mabiling ano, dextrose. Ganun kahirap maging mahirap. Masaklap ang maging mahirap. Actually, lahat ng presidential candidate, nilapitan ako at gusto ko kunin sa ticket nila. Kaya tinitingnan ko, sino ba yung talagang may magagawa na talagang may ibibigay sa tao. Sa talagang tansya ko, pinagdarasal ko nga ano bang God's will para dito. Nakikita ko, mas panalo tayo kay Mayor Isko eh. Bata, masipag, galing bilang basurero, talagang gagawin niya to para sa inyo. Hindi siya anak mayaman eh. Anak mahirap talaga. Kaya ang puso niya po talaga nasa sa inyo. Pinagpahalagahan ng Isko Moreno ang karunungan, kaya nag-aral siya. At mahalaga ba kay Isko Moreno ang kalusugan? Sagutin niyo ako, mahalaga ba sa kanya ang kalusugan? May tatanong ako, sino ba kinuha niya ang pangalawang pangulo? Doktor ba kinuha niya? Eksperto sa kalusugan? Isang pinuno nang iniisip, mamamayan muna, tao muna, servisyo muna. Pinunong tunay na may kakayahan ang ating susunod na pangulo, Isko Moreno Dumagoso. It's not about me. It's about you. It is your life that is at stake. Your children's future and your future. Tandaan ninyo to. Kung bumuti ang buhay ninyo, sa loob ng 21 years ng pamumuno nila, iboto ninyo pula. Kung bumuti, abay bakit? Tama lang. Dahil ang paghahalal, eh para mapabuti ang katayuan natin. Tama mali? Kung hindi naman bumuti, at bumuti ang buhay ninyo sa Yellow Pink, boto nyo sila. Fair? Tama ba?
O ngayon naman, kung gusto nyo, maiba lang. Available ako. Ah. Choice to choose for the youth 6 years. 6 years. Kayo ang may kapangyarihan mag-choose on May 9, 2022. May awa ang Diyos. Mga kababayan, Isko! Dog! Sampo na mga barangay official, provincial official, mga empleyado kaninang napaka-sweet na sumalubong sa amin sa Kapitolyo, sa inyong mga barangay na napuntahan namin. Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin dito sa Tarlac. Pilipinas, God first. Thank you.